Hello, good day. Welcome to my first vlog. Sabihin natin, ito yung pinaka first vlog ko. Tatapik tayo dito. Then, ang pinaka naisip ko na magandang itapik ngayon is yung isa sa mga hili ko, which is ito. Yung mag-collect ng mga CDs. Isa kasi yan sa mga talagang dyan nauubos yung, hindi naman nauubos, pero kumbaga dyan napupunta yung isa na ipon ko na pera, maliban syempre kung may binibigay din sa family as well. Kaya na natin yun. So ito yung gusto kong pag-usapan natin ngayon, dahil ito yung isa sa mga hilig ko, sabihin na lang din natin. So ang gusto kong sabihin, ang gusto kong para maging intro dito is, ako, para sa akin, mas gusto ko pa rin yung physical copies ng mga CDs. I mean, physical copies ng music, which is yung CDs, vinyl, kung meron ding mga cassette tapes. Kasi, ang akala siguro nung karamihan, lalo ngayon dito sa panahon natin, ang akala nila, ano, wala nang mga cassette tapes. Actually, marami pa. Or vinyl, mga collectors ng mga plaka, napakadami pa, madami pa. So dito, hindi naman ako masyadong mas kumbaga magaling sa ganitong bagay, pero gusto ko lang i-share yung sa akin personal views tsaka personal experience ko when it comes to collecting sa mga ganitong bagay. Ayun. So compare natin, ano ba talaga sa mga panahon ngayon, ano ba mas maganda talaga? Physical copies, which is tapes, CDs, vinyl, or yung nagda-download tayo sa, mag-mention na lang tayo kahit isa, kaya sabihin na lang natin yung mga Spotify, mga ganyan, or kung saan pang downloading sites, okay? So sa akin, mas gusto ko yung physical copies in a way na, ano ba yung maganda doon? Unang-una, nakakatulong tayo dun sa artist eh. 'Di ba? Pag bumili tayo ng mga CDs nila or physical copies ng mga music nila, nakakatulong tayo unang-una dun sa artist. Kasi kumbaga, sabi na sa talent ba pwede ba natin binibili yung talent, or support na lang din talaga dun sa artist. Kasi doon isa yun talaga sa bumuhay ng sa music industry sa atin eh. Yung pagbili natin ng mga CDs or cassette tapes ng mga panahon na yun. Ayun. Mas maganda pa rin para sa akin yung ganun, na meron talaga tayong physical copies, kasi na nasusuportahan nga natin yung mga banda. Maliban doon sa mga pagpunta sa mga gigs nila, pagbili ng mga t-shirts, 'di ba? Yung mga ganun, malaking bagay din kasi yun eh. Sa downloading kasi, download ka lang, wala. Siguro kumikita rin. Hindi ko alam kung kumikita yung artist, pero siguro naman kumikita sila. Pero in my personal point of view, kung magkaharap kayo ng artist, tingin ko mas gugustuhin niya na makita yung a piece of CD. Tapos papakita mo sa kanya yun. Diba? Kaysa papakita mo cellphone, di ba? Walang kwenta. Ayun, yun ang sa akin. Then, pangalawa, parang badge of honor mo siya as a fan and a collector. Anong ibig sabihin ko? Sa akin, sa personal kong view, na ibig sabihin nun, kung fan ka talaga nung artist na yun, di ba? Kung fan ka talaga nung artist na yun, bibili ka nung mismong album nila. Kasi sinasabi nung iba, lalo sa akin na personal experience ko, sinasabi sa akin ng mga tao, even actually parents ko, sinasabi sa akin na magastos, or yung iba, narinig na rin ako ng kapritsuhan, parang ganun. Pero iba yung pakiramdam kasi, pag nakabili ka nung mismong CD, parang ang sarap sa feeling na pag pinatugtog mo siya dun sa radyo, kesa yung pinapatugtog mo lang siya. Para although the same music ang nakukuha mo doon, pero yung hawak-hawak mo yung mismong physical copies, para sa akin, ang meron sa akin doon, parang nagkakaroon ng personal connection
ikaw mismo personal dun sa mismong artist. Ewan ko, parang ano yun, parang siguro tunog corny yun sa iba. Pero sa akin ganun yung pakiramdam ko. Ewan ko lang dun sa ibang artist na ay sa ibang collectors na gaya ko. So kung meron kayong comments diyan, sige, okay lang, walang problema. Negative man 'yan o positive, pero gusto ko rin makuha yung kumbaga pakiramdam ng mga collector na tulad ko. Diba? Kasi maraming collector, hindi lang siguro, ewan ko lang kung dito sa Pilipinas, kumbaga lantad yung nagko-collect ng mga CDs. Tapos ano pa ba? Maganda tignan yung ganito. Ayan. Diba? Maganda tignan yung meron kang napapakita mo rin sa, hindi na sa pagyayabang, hindi na ma-show off ang tawag dun eh. Pero parang, para sa akin, pag ito, yung magandang tignan na meron kang nakokolekta, ganyan. Diba, pag sa download lang, download ka, papakita mo ba sa tao yun? Ito, ang dami ko nang dinownload. Diba? Ilang ano na yan? Diba? O, parang ang gara. Sa akin, as an parang collector, parang natutuwa ako na yung isang artist na paborito ko, kompleto ako nung ano nila, nung discography nila. Kung baga, discography ba tawag doon pag nakompleto mo lahat ng albums nila. Yun. Katulad nito, sample ko, isa sa mga paborito kong banda to. Talagang for me, malaki na influence nito sa akin pagdating sa lalo ngayon sa pag-uwi ng pagsulat ng writings ng mga lyrics. Ito, papakita ko. Ito. Yan. Him. Isa to sa mga naka-influence talaga sa akin, lalo sa songwriting. Isa to. Hindi ko sinasabing siya lang. Isa to. O, diba? Kumbaga, itong box set na to, yan, pakita ko. Ilan yan? 10. 10 singles siya. So, sa isang CD, ito, buksan natin. Yan. Sa isang ganito siya, yan. Meron siyang 7 songs. Ayan. Yung iba remix. Yung iba remix siya. So anong ibig ko sabihin? Ang sarap kasi makita na kung ikaw nakaupo ka lang dito, minsan pag wala ako pa bago ako natutulog, nakatingin lang ako dito. Parang okay sa akin. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Sarap sa pakiramdam niyo. Ewan ko lang sa ibang sa mga sanay na sa downloading. Ewan ko lang. Pero sa akin personally, ano yun eh, napakalaking diba sa kalooban. Yun. Ito, isa na yun sa banda na yun. Almost kompleto ako ng ano nila. Almost kompleto ako ng studio albums nila. Although meron pa akong kulang ng mga singles or sabihin na lang natin remix or the best, mga ganon, greatest hits. Meron pa akong mga kulang nila. Pero studio albums, madami-dami na. Almost kompleto ako na sila. Basta masarap siyang tignan para sa akin. Kumpara sa ano, diba? Sabi pang ulitin ko lang. Mas maganda siyang tingnan kumpara na sa cellphone lang. Dina-download mo, papakita mo ba yun? Diba, hindi naman. Diba? Kompleto ko na album ng ganito. Dito, saan? Cellphone. Diba? Ito, pakita mo. Di ka naman mayabang. Itong titignan nyo nga itong ano, collection ko na to. Wala to, tinga lang to. Tinga lang. Kumpara dun sa mga ibang sabihin na natin nagko-collect. Tinga lang to. Iilan lang yan. Tinga lang. Konti lang yan. Mukha lang siyang madami, pero tinga lang talaga yan. Diba? Kasi sa, parang ano na rin yan, sa akin, di ba meron din mga e-books. Sample ko na lang din. Sa e-books, hindi ako masyado mahilig magbasa dati ng libro. Pero pag hawak-hawak ko yung mismo libro, naiinganyo akong basahin. Diba? Ang isa sa mga share ko na lang din. Ang isa sa mga kauna-unahan ko natapos na libro is yung Interview with the Vampire. 'Yun. Actually hindi ko siya, wala akong physical copy noon. Pinahiram lang siya sa akin. Pero dahil mahilig ako sa mga vampire na ganun, binasa ko siya. Pero meron ding ibang books na tungkol sa vampire na nasa e-books, pero parang tinatamad talaga akong ano. Parang gusto ko talaga hinahawakan ko siya, parang ganito. Ayun. Okay. Sige, yun lang. Ano pa ba? Ito pa, isa pa to. Connected siya dun sa unang sinabi ko na
pag bumili ka ng physical copies, nakakatulong ka sa mismong artist, sa mismong banda. Diba? Pag bumili ka kasi ng physical copies, unang-una nakakatulong ka sa banda. Ngayon, hindi mo pinapatay yung music industries. 'Yun ang isa sa mga importante. Kumpara mo yung music industries natin dito sa Pilipinas ngayon, kumpara nung mga nakaraan, lalo nung dumating yung digital, yung downloading. Kumpara mo siya, when I was in college, back in 2002 na lang. 2002 na lang kasi 2002 ako pumasok ng college eh. Doon, nung mga panahon na yun, ano pa siya? Meron pa siyang mga shop. Ang Tower Records sa Mega Mall, sigurado, yung mga nakapunta ng Mega Mall at sa may Building A, nandun yung Tower Records. Kung natatandaan nyo yun, shout out kayo dyan. O sige, kaway-kaway kayo dyan kung alam nyo yun. Doon, buhay pa yun, malakas pa ang Tower Records noong 2002. Malakas pa siya. Bumibili pa ako ng CDs doon. Ang isa sa mga kauna-unahan ko nabiling CD rin, kung hindi ako nagkakamali, yung 9 Inch Nails na Halo 14 nga ba yun? Hindi ko alam kung saan siya nailagay, basta nandyan lang yun. Isa yun, yung 9 Inch Nails na yun. Then, yung Marilyn Manson, na isa rin sa mga naka-influence sa akin when it comes to, siguro pananaw na rin siguro, tsaka sa way of writing na rin, yung Portrait of an American Family, yun. Yun yung mga nabili ko noon. Tsaka, ano pa ba? Sige, ayanan natin yun. Basta, boom siya. Boom na boom siya. Masarap maghalungkat ng mga CDs. Lalo ng original. Masarap maghalungkat. Yun ang isa sa mga namimiss ko as a collector. Siguro sa iba din. Yung mga nagko-collect din ng mga ibang CDs, yun din isa sa mga namimiss nila. Diba? Ano pa ba? Sige, isa pa sa mga, sabi ko nga, yun nga. Pag nagda-download ka kasi pinapatay mo yung music industries. Kahit tanungin mo, kahit sinong artist siguro yung tanungin mo. Kahit sino, siguro. May maraming magsasabi, karamihan sa kanila. Pinapatay nila yung music industries natin dito sa Pilipinas. Excuse me. Meron pa naman naglalabas ng mga physical copies ngayon. Marami pa. Pero, yung mga nabibilhan mo na store, kumpara dati, talagang almost nawala. Odyssey, yun nga, Tower Records. Yun ang isa sa mga masarap talagang puntahan dati yung Tower Records. Eh. Tsaka yung Tower Records, ewan kong Tower Records din ba sa may bandang Greenbelt. Yung Tower Records din yata. Yun, isa sa mga napuntahan ko yun. Ang ganda, ang sarap mamili dun. Ang sarap mamili ng CDs dun. Ayun. Tsaka kaya yung support natin yung mga artist sa mga albums nila. Ano pa? Pag may concert, etong masarap. Pwede mong papirmahan yung CDs mo. Diba? Pwede mo siyang papirmahan. Hindi, yung kumpara dito, digital download. Papakita mo ba yung cellphone mo, tapos papipirmahan mo dun yung artist? Diba? Hindi naman. Baka batukan ka pa nun. Diba? Sabihin niya, bakit ano yan? Cellphone, papirma. Diba? Hindi katulad pag bumili ka ng physical copies, pipirmahan nila yun. Diba? Tsaka as an artist, pag nakita nila na may yung tao bumili, lalo ngayon, matutuwa sila kasi alam nila yung trend ng music ngayon, bumagsak. Hindi ko naman sinabi bagsak na talaga, tingin ko natutulog lang. Kailangan lang gisingin ulit, which is, mampanggising natin, sana magkaroon ulit ng mga shop. Maraming shop, tsaka yung mga tao, supportan ulit sa pagbili ng physical copies. Ano pa ang pwede kong sabihin sa CDs? Pag CDs kasi, lalo yung mga to. Yan, mga sa mga physical copies. Sabihin na natin physical copies. Ano siya pang matagalan? Mapa-tape man yan, mapa-vinyl man yan, mapa-CDs man yan, pang matagalan talaga yan. Meron kami CD sa baba kasi nandito ako sa taas sa room namin. Meron akong mga CD, meron kami mga CDs doon actually sa parents ko.
binili ng mama ko yun, elementary pa ako. Hindi ko na lang siya, hindi ko siya makuha ngayon eh. Dapat pala kinuha ko. Pero, elementary pa ako, kung natatandaan ko, binili ng parents ko yun, ng mama ko. Hanggang ngayon, nandiyan pa yata sa baba. Pag pinili mo, tumutuktok siya. Di ba? Yun ang masarap dun. Then, sa physical copies, pang matagalan ba yun? Tingin ko hindi eh. Kasi pag nagpalit ka ng cellphone mo, kung ano yung mga nakasave dun, yun na yun. Pag nakorap pa, wala na. Di ba? Pero ang alam ko, hindi ko kasi masyadong masabi ang downloading or ang digital. Kasi wala talaga akong masyado, hindi ako mahilig mag-download. Although meron ako, aaminin ko yun, hindi ako magpapaka-epokrito. Meron akong mga dinadownload din. Pero pag nakachempo ako ng physical copies mo, bibili talaga ako. Katulad na ito, sabi ko nga. Ito. Meron din akong ano nito eh. Meron din akong binili kong CD nito sa Recto eh. Oh, yung mga mahilig diyan sa Nocturnal. Oh, 'di ba? Kila Kuya Sunny. Mm. Sigurado bumili din yung iba doon, yung mga ibang hirap ng bumili. Hirap kasi sa ang hirap ng physical copies talaga din, mahirap din. Pero pag nakakita ka ng kunyari ito, physical copies na talagang orig. Bibilihin mo 'yun. Maniwala ka, lalo pag collector ka talaga. Okay? Yun ang ibig kong sabihin, pang matagalan siya. Kaya, ano pa ba pwede kong i-share sa inyo? Ito pa, napansin ko to. Mas maganda ang tunog ng physical copies kumpara sa download. Ako personal experience ko yun ha. Meron akong dinownload na isang kanta, hindi ko na lang din sasabihin. Meron akong isang dinownload na kanta. Pinapakinggan ko siya kasi paborito ko rin. Then nung nagkaroon ako ng physical copy niya, ng CD niya, parang nagulat talaga ako, sabi ko, ba't ganun yung tunog? Sabi ko, ganun. Anong ibig ko sabihin? Ang linaw niya, pag sa CD talaga mismo, ang linaw niya. Parang, pag metikuloso kasi yung pandinig mo sa ganun, parang every, lalo kapag kabisado mo yung kanta, parang every line, naiintindihan mo yung sinasabi. Sa download kasi parang meron ako napansin na, oo nga, malinaw. Malinaw din, pero parang, kumbaga, ito yung layer ng linaw niya. Di ba? Pag sa download, parang nandito, parang medyo may nakatakip ng konti, parang ganun. Ewan ko lang sa iba kung napapansin nila yun. Ha? Sige, comment nyo nga dito sa comment section. Pero pag sa ano, lalo pag mga vinyl, talagang angat yung tunog niya. Okay? Yun. So, yun lang, parang sa akin lang, parang ang gusto ko lang ulit sabihin, sana bumalik yung sigla ng music industries natin dito, lalo dito sa Pilipinas. Bawat ano sa isa na eh, suportahan natin yung mga artist, yun lang. Kasi nakakaano din, parang nakakapanghinayang na bigla na lang mawawala yung mga ganun. Langan lang ba, syempre, gusto rin na. Kumbaga parang gusto rin naman ng mga artist kumikita sila eh. Kaya nga sila pumasok sa ganun. Kaya nga siya tinatawag ng music industry. Di ba? Pag industry may pera pa din. So tulungan natin sila sa part na yun. Yun lang naman yung sa amin. Sa mga collector din, actually, hindi mo na kailangan sabihin yung mga collector eh, kasi hanggang ngayon, kukolekt talaga yan eh. Ako, pag meron talaga akong nakita na gusto ko, magkukolekt talaga ako. Ganun lang. Minsan nga, papabili ako eh. May nagbibigay din. Ganun. Depende na rin yan eh, lalo sa metal scene. Sa metal scene, magkakakilala kayo, almost. Lalo yung mga collector ng mga metal CDs. Yan. Meron kasi, kumbaga, kung ito na lang, sa mga susunod na videos na gagawin ko, magpupunta tayo dun sa mga shop. Meron ako ituturo sa inyong mga shop na alam ko, personal. Na alam ko na pwede kayong pumunta, pwede kayong dumalo, pwede kayong umorder, pwede kayong bumili ng mga CDs.
hindi lang metal, meron din mga pop, meron mga rap, meron K-pop, yun. So, yun. OPM, meron din akong shop na ano sa inyo. Siguro alam na ng mga karamihan ng mga collector, pero doon sa mga hindi, nakakala nila nawala na yung mga shop, hindi, meron pa. Meron pa. Pupuntahan natin. Kung alam niyo na, okay lang, walang problema. Pero ako, para doon sa mga hindi nakakaalam, di tuturo ko kayo, pupuntahan natin. So, pwede niyong dalawin. Ayun. So, sige, basta ganun na lang. Maraming salamat sa ilang minuto na yan. Sa mga 20 minutes na pananood ninyo, sana may natutunan kayo kahit konti lang. Diba? Share ko lang sa inyo yung senior lang din sa akin. Baga, isa sa mga ano, shout out ko na lang din kay Boss Charlie Formentos. Yan. Isa sa mga nagtuturo sa akin 'yan eh. Hindi naman totally teacher, 'di ba? Pero parang marami akong natututunan talaga kay Boss Charlie pagdating sa music. Yung Boss, tayo nakapagkita eh. Endemic pa, susunod na. Ayun. Ayun, basta susunod, abangan nyo yung mga shop. Susunod, pupunta tayo sa shop. Ayan. Tackle pa tayo. Unahin ko na yung mga hilig natin music. Ayan. Maraming salamat sa panonood ninyo. Don't forget na mag-like, mag-share dito sa videos na ginawa ko. Hopefully, in the near future, makatulong to mismo dun sa artist. Tsaka doon sa mga, syempre, sabihin na lang natin, sana magising natin ulit yung mga kumpanya na nagbebenta ulit ng mga CDs. Yun. Maraming salamat, Escolarian. Don't forget na lang to like and subscribe dito sa channel ko. Share nyo kung may mga natutunan kayo. Tsaka kung meron pa kayong pwedeng i-share sa comment section, ayos na ayos din sa akin yun. Usap-usap tayo, okay? Maraming salamat. Hadi bra.